Kasama ng 7 dekada niya sa industriya ay mga karanasan at aral na hindi niya ipinagdamot na ibahagi sa mga taong kanyang nakakasama. Kaya naman, kilalanin natin si Tito Eddie bilang isang mentor. Kasama ang co-star niya sa pelikulang ML, Tony Labrusca. Magandang buhay, Tony. Welcome back. Magandang buhay. Good morning. Hello, Tony. Good morning. Good morning. Ayan. Kasi itong pelikulang ML, Tony, ay pinagsamahan niyo ni Tito Eddie last year. Opo. So, ano yung first reaction mo na, wow, Eddie Garcia, makakasama ko sa movie? Well, yun po yung unang movie ko. Tsaka bago lang po ako sa showbiz. So, never ko pa po nakasama si Tito Eddie. Yun po yung magiging first meeting namin. And ang dami na nagsasabi sa akin na legend itong co-actor ko. So, syempre, I was feeling pressured kasi it was gonna be my first time. Tapos, yung role pa naman niya is siya yung nagtotorture sa akin sa film. But, nung nakilala ko si Tito Eddie, he's a very nice guy. Super nice. And, grabe, kahit ilang years na siya nasa industry at ilang movies at shows ang nagawa niya at na-direct niya, he was such a giving actor to me. He never made me feel stupid. He never made me feel na kulang yung ginagawa ko. He just had the energy na was very encouraging and was always there to be a giving actor to his co-actor, which I really appreciated. Si Tito Eddie, anong klaseng katrabaho siya sa movie niyong ML or Martial Law? Martial Law ito, di ba? Si Tito Eddie ay ano, yung tipong very chill guy lang. He gets the job done. Tsaka siya yung type na kahit konti lang yung sinasabi niya, hindi niya alam na nakakatuwa na siya na yung mga sinasabi niya, naaaliw na kami. Kasi may edad na si Tito Eddie, so ang dami niyang, he's so knowledgeable eh. So, natutuwa talaga kami sa mga kwento niya, sa mga stories niya. Ayun. Tsaka kilala si Tito Eddie sa yung mga punchlines niya, diba? Oo, So, na-experience mo rin ba to? Parang meron ka rin mga narinig. Si Tito Eddie kasi, nagkwento lang siya about his life. Tapos hindi niya alam na yung mga sinasabi niya, nakakatawa na mapapansin niya na lang na kami lahat, tumatawa na kami sa kasama niya. So, ayun. Yan yung mga banat ni Manoy. Di ba? Ako na punchline nga ako last time. Sabi niya, ang ganda mo. Sarang lang, hindi naman. Talaga ako punchline. Loko-loko lang naman. Hindi, pero paano ka na-inspire ni Tito Eddie o na-challenge sa isang eksena? Siguro na-challenge ako kasi since legend nga si Tito Eddie, I really wanted to step my game up for him kasi it was such an honor to be working with him. Meron akong feeling na I don't want to let this person down kasi meron na siyang title. Diba? So for me na makakasama ko siya sa isang pelikula, I wanted to do my best. Diba? And also, sobrang encouraging na tao si Tito Eddie. Like I said, he never made me feel stupid at all kahit first movie ko, and he would give me advice. Tinatanong ko si Tito Eddie, if there's one advice you can give me, ano po yun? And nang sinabi niya sa akin, sa TV kasi sobrang nasasanay tayo na minsan OA or minsan over the top, sabi niya sa akin, alam mo kung hindi mo alam yung ginagawa mo, just focus on your eyes. Kasi nandun naman talaga yung emotion mo, diba? Doon mo makukuha yung audience mo. Kung totoo ang nararamdaman ng mga mata mo. So, ayun. Off-cam, papaano si Tito Eddie? Si off-cam, si Tito Eddie, medyo makulit din siya eh. Mm-hmm. Makuwento. Pilyo? Sa kuwento, no? Tsaka, siya yung tipong hindi siya namimili na kung sinong kakausapin niya. Kung may tanong ka or if you have anything to ask him, he's always for good conversation. Masarap kasama si Tito Eddie.
So, ano naman yung mga natutunan mo kay Tito Eddie na bibit-bitin mo sa pagpapatuloy mo dito sa industry? Ayun, bukod sa sinabi ko tungkol sa mata, ang mabibit-bit ko is siguro yung napansin ko sa kanya na sa sobrang professional niya. Grabe, doon din ako na-inspire na, I mean, kami ni Tito Eddie, may mga fight scene din kami sa movie. Hindi po yung ginawa namin last year. Kaya ang hirap po, minsan pag hindi, ang hirap dahil sa budget. Matagal po yung taping namin, pero grabe, sobrang professional. Lagi siyang ready. Sa edad ni Tito Eddie, never po siya nagreklamo. So, doon din po ako na-inspire na kung ginagawa ni Tito Eddie sa edad niya na sobrang humble pa, grabe, yun yung, that's what I wanna keep. I wanna be like Tito Eddie. Ay, naku. At syempre, hindi lang ikaw, Tony, kundi marami ding mga kabataan nag-a-idol kay... Oh, marami. Kay marami po kami. Isa lamang si Tony sa daang-daang artistang nakatrabaho at natuto kay Tito Eddie through the years. At syempre, kahit papaano, masarap talaga na isipin na may iiwan siyang mga aral at mabubuting halimbawa.